masaya at mapagpalang araw po para sa ating mga kababayan. At ngayon po pala ay nasa Luneta Park tayo para magbigay nga po ng magandang update sa inyo. So kung nakikita nyo naman po itong mga pipes na to na napakarami, bali ito po yung gagamitin at paglalagyan ng mga wiring ng CCTV camera, dahil magkakaroon na nga po itong lungsod ng Maynila ng mga CCTV camera. So matagal na po inumpisan itong proyekto na to. Bali hindi pa po naupo si Mayor Scumareno sa pagka-mayor, ay naumpisan na po ang proyektong ito. At hindi po natin na-cover siya kaagad dahil paiba-iba po kasi sila ng location. So ngayon, nakita po natin siya dito mismo sa May Rizal Park. At aksidente naman po namin na naispatan sila dito, pero dapat ang balak po talaga sana namin ay pupunta sana kami ng Manila Bay para magbigay po ng magandang updates. At ngayon pala, kasama ko ang aking co-vlogger na si Pugong Biyahero. At dalawa po kami mag-update ngayon dito. Good news po ito, ha, mga kabayan, dahil magkakaroon na nga tayo ng mga CCTV camera dito. At ang kinaganda nun, yung mga wiring na ilalagay, yung nailalagay nila is nakabaon po mismo sa lupa. So itong pipes na to, hindi to basta-basta, dahil napakatibay po talaga nito. Kung makikita nyo naman yung kapal niya, no? Yan, talagang hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun ka bilis masira. Pang mataganan daw talaga ito. So ito na po yung mga makinarya na ginagamit po nila dito para po magbaon ng mga bakal. So bali ito po, mga kabayan, kung makikita nyo ng hilera-hilerang mga bakal na yan, ayan, mga nakahilerang bakal na yan, or ito na lang, ito ay pinagdudugtong-dugtong po yan hanggang doon po sa pinakadulo mismo, yung malapit na po sa Manila Bay, ang nararating nitong mga bakal na binabaon dito. So kung makikita nyo po, mga kabayan ko, itong mga bag na to, bali ayan po yung kagamitan ng mga kontraktor na gumagawa dito. At wala daw po kasi silang mapaglagyan, kaya dito na lang daw po nila naisipang ilagay yung kanilang mga kagamitan. Pero pag sapit po ng dilim, kinukuha naman po nila yan, dahil nag-iiba po naman po sila ng location. So after po na ito, na maibaon lahat ng mga bakal na yan, bali pupunta naman sila dun sa pinakaunahan, dahil dun na nga po nila huhugutin yung bakal. At bago po nila hugutin yung bakal na yon, bali papasukan na nila ng mga pipes na to. Yan, para paghatak po nung isang makinarya na yon is dala-dala na po itong pipes na to. Ayan yung machine para panghatak. Ito naman yung pambaon. At dito lamang po yan, malapit lang sa may Rizal Monument, itong ginagawa nilang ano, paglalagay ng mga pipes. Actually, meron din po siya doon sa may P. Burgos. Inumpisa na po nila doon at tapos na po nilang lagyan, kaya dito naman po sila napadpad sa may Rizal Park. At good news po yun para sa atin, mga kabayan, no? Dahil parang magiging safe na tayo sa lahat, dahil wala mang mga kapulisan, meron naman tayong CCTV camera na palaging nakamasid sa ating paligid. So tingnan nyo, mga kabayan, ko kung paano nila pinadudugtong-dugtong yung bakal. Ayan, at pinabaon. Kitang-kita niya naman, mga kabayan, kung paano nila binabaon yung bakal na to. Ayan, o. So, pasensya na po kayo kung medyo maingay. Dahil maingay po itong machine na ginagamit nila.
So, bali mga kabayan ko, ito, hindi daw po ito mababaon hanggat wala po siyang tubig sa loob. Kaya kung makita nyo, may umaagos sa tubig dahil ayun po yung kailangan niya para mapush itong mga bakal punta doon sa pinakailalim. Konting kaalaman lang din po mga kabayan, since may nasagap nga tayo magandang informasyon. Bali nagsimula daw po sila ng pagbabaon na itong mga pipes ng electrical. Nagsimula po sila sa Coastal hanggang dun sa may Quirino, bali tapos na po nila baonan yun at may mga wiring na po. Pero hindi pa daw po naka-install yung CCTV camera doon. Tapos from Quirino naman po hanggang dun po yan sa may kanto ng Ermita. So pagdating mo naman kan sa may kanto ng Ermita, hanggang dito na po yan sa may Rizal Park. Ayan. Hanggang Rizal Park na po siya. Bali, ang lalagyan lang daw po pala mula Coastal hanggang dito po sa may Piburgos Avenue sa may Intramuros, Manila. Ayan, ayan po yung nasagap nating informasyon. Galing po yan sa foreman na itong gumagawa nga po dito. At tinanong din po namin siya kung kailan po mag-i-install ng CCTV camera. Ayun po ay hindi pa siya nagbigay sa amin ng informasyon ukol doon. Dahil kumbaga parang hindi na daw po nila sakop yun. Bali ang kanila lang daw po is yung magbabaon sila na itong mga bakal at maglalagay sila ng mga pipes. Bali ayun lang daw po yung pinaka part nila sa proyektong ito. Bali may nakatalaga po dyan na ibang tauhan din po na maglalagay ng mga wire sa loob at mag-i-install po ng CCTV camera. At sa hindi inaasahang pangyayari ay may nakita nga tayong manok na pula. May manok na pula tayong nakita mga kabayan. Ayan, at ang good news po nun, mabali, naglagay na po sila ng mga pipes. Then, ang susunod naman po nilang gagawin is maglalagay po sila ng poste na mataas para doon nga po ilagay yung malaking CCTV camera. Ang paunang project po pala nila mga kabayan ay mula sa Escolta hanggang Piburgos. Pero lahat po ito, lahat po ng sulok dito sa Metro Manila ay lalagyan na rin po ng CCTV camera. Ayan po. So mga kabayan, maraming salamat po sa panonood. At kung bago ka naman po sa aking YouTube channel, huwag niyo po ang kalimutan i-subscribe at i-hit niyo na rin po yung bell notification dyan sa gilid para lagi po kayong nanonotify every time po na may mga panibago tayong updates. Once again, God bless po sa ating lahat at mag-iingat po kayo palagi. Paalam na po at kita-kita na po tayo sa mga susunod ko pang vlog na gagawin. At bago pala tayo magtapos mga kabayan, no, ito pala ay proyekto ng MMDA. Ayan po, kung makikita niya po, MMDA Government Project. Ayan sila po yung AWIN, kung tawagin yung ano nila, yung pangalan ng kanilang company, AWIN po. So hanggang dito lang mga kabayan, God bless po.